Mga kapuso, aprobado na ng Bicameral Conference Committee ang Bayanihan to Recover as One Act o ang Bayanihan 2. Aabot sa 140 billion pesos ang ilalaang pondo ng gobyerno para tulungan makabangon ang mga kababayan natin at mga sektor na naapektuhan ng COVID-19 pandemic. Kabilang dito ang 10 billion pesos na tulong sa tourism sector. May 25 billion pesos na ilalaan bilang standby appropriations. 10.5 billion pesos naman ang ilalaan para sa kompensasyon ng healthcare workers, kabilang ibibigay na 10,000 pesos special risk allowance para sa lahat ng medical frontliners, public man o private. Bibigyan din ng 100,000 pesos ang healthcare worker na magkaka-COVID-19 habang ginagawa ang kanilang trabaho. Inaantabayan ng maratipikahan ang Bayanihan 2 bago pirmahan ni Pangulong Duterte. Halos 50 barangay officials ang sinampahan ng reklamo ng DILG sa Office of the Ombudsman. Sa panayam ng Double B sa News TV, sinabi ni DILG Undersecretary for Barangay Affairs Martin Dino na may kaugnayan ng mga reklamo sa irregularidad sa pamahagi ng Social Amelioration Program o SAP. Inireklamo rin ang mga opisyal na lumalabag sa quarantine protocols. Giit ng opisyal, dapat ang mga barangay official ang nangunguna sa pagsunod at pagpapatupad ng quarantine protocols. Abangan ang susunod na bulletin at iba pang mga balita sa 24 Oras. Ako po si Mav Gonzalez. Buong puso para sa Pilipino.